Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa katapusan ng panahon na itinakda ng Diyos, tinawag ninyo kami mula sa maraming tao sa mundo. Iniligtas kami, ibinukod bilang mga banal sa sanlibutan, at tinutulungan na mamuhay ng masunurin upang maglingkod sa Panginoon at ipangaral ang Ebanghelyo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Salamat po sa inyong paggabay at biyaya. Sa oras na ito, kaming mga tinubos sa mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon upang purihin ang inyong dakilang biyaya, mag-aral ng salita, at makibahagi sa inyong banal na fellowship. Naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Tingnan niyo po nawa ang bawat isa sa amin at hawakan kami sa pamamagitan ng inyong mahabaging mga kamay. Hawakan niyo po kami ng higit pa sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, kapangyarihan ng salita at Espiritu Santo, upang kami ay makapamuhay ng karapat-dapat sa mga natitirang araw ng aming buhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Ang mundong ito ay nagiging mas maingay at puno ng kasamaan. Ito ay tunay na mapanganib at nakakatakot na mundo kung saan hindi namin nalalaman ang mga mangyayari sa isang araw. Para sa amin na naninirahan kasama nila, babagsak kami kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, bigyan mo po kami ng pananampalataya na higit pang umasa sa inyo. Baguhin po ninyo ang aming puso at buhay sa pamamagitan ng inyong salita. At turuan kami kung paano kami dapat na kumilos sa mga huling araw na ito. Sa mga iglesia sa aming bansa at sa mga iglesia sa buong mundo, sa lahat ng mga brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mahihirap na sitwasyon, pakiusap, ingatan niyo po sila sa pamamagitan ng biyaya, salita at kapangyarihan ng Panginoon. Mamuhay nawa kami na umaasa lamang sa Panginoon at buong tapang na ipangaral ang Ebanghelyo kahit sa gitna ng mga kahirapan, upang mas maraming kaluluwa ang maligtas at maluwalhati ang amang Diyos. Pakiusap, palakasin niyo po ang lahat ng brothers and sisters na nangangaral ng salita. Bigyan po ninyo ng lakas at ng biyaya ang mga may sakit at nangihina. Bigyan sila ng pagkakataon na mabuhay pa para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Panginoon na nagbibigay sa amin ng aming kinakailangang salita at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, tulungan niyo po kaming maintindihan ang mga salita na nais ninyong ihayag sa amin. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa mga awit. 83. Awit 83, verse 1 to 8. Awit 83, verse 1 to 8. Awit 83, verse 1 to 8. Babasahin ko po ito. O Diyos, huwag kang tumahimik, huwag kang manahimik at maging walang kibok, O Diyos. Sapagkat ang mga kaaway mo'y nagkakagulo, silang napupuot sa iyo ay nagtaas ng kanilang mga ulo. Sila'y naghanda ng mga tusong panukala laban sa iyong bayan, sila'y nagsanggunian laban sa iyong mga iniingatan. Kanilang sinasabi, pumarito kayo, bilang isang bansay pawiin natin sila, upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalala pa. Oo, sila'y nagsabwatan na may pagkakaisa, laban sa iyo ay nagtipanan sila. Ang mga tolda ng Edom at ng mga Ismailita, ang Moab at ang mga Hagrita.
ang Gebal, ang Amon at ang Amalek, ang Filisteo at ang mga taga-Tiro. Ang Assyria ay kumampi rin sa kanila, sila ay maging bisig sa mga anak ni Lot. Verse 12 at 13, pakibasa. Babasahin ko po. Basahin natin ang sabay kung gusto ninyong basahin. Basahin po natin kung gusto ninyong basahin. Na nagsabi, angkinin natin para sa ating sarili ang mga pastulan ng Diyos. O Diyos ko, gawin mo silang gaya ng alabok na paikot-ikot, parang dayami sa harap ng hangin. Meron po akong naihandang sermon, yung karugtong nung nakaraang linggo. Ngunit kailangan kong magsalita ng tungkol sa ibang paksa ngayon. Sa mga araw na ito, gaya ng alam na ninyo, may malaking giyera sa Middle East. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Gayunpaman, ang nananahimik na gitnang silangan ay biglang nagkaroon ulit ng digmaan. Noong October 7, araw ng Sabbath, ang Muslim extremist group na Hamas, sila ay biglang sumalakay. Itong Hamas, nagpalipad sila ng 7,000 rockets na gaya ng pagbuhos ng ulan. Ang Israel, mayroon silang sandata na kayang pigilan ito. Ngunit paano nila mapipigilan kung napakaraming bumubuhos ng sabay-sabay? Alam ninyo ang kibbutz. Ito ay lugar sa Israel na medyo malapit sa Gaza Strip. Ang kibbutz ay isang uri ng pamayanan. Dito, namumuhay ng magkakasama ang mga pagsasakang Israelita. 3 beses na akong nakapunta sa Israel at sa bawat pagpunta ko ay nararating ko ang bukid ng mga kibbutz. Mayroong nasa 260 na mga kibbutz farm sa Israel. Ang pinakamalaki ay binubuo ng 1,000 bahay. At sa 1,000 bahay, mayroong 3,000 o 4,000 mga nakatira. Ang unang kibbutz na napuntahan ko ay mayroong 800 na nakatirang tao. At sa lugar na yon ay walang pagtatangi. Ang lahat ay namumuhay ng pantay-pantay. Kaya malaki man o maliit ang kanilang pamilya, nagtitipon sila mula sa iba't ibang panig ng mundo upang bungkalin ang ilang at disyerto. Nagtatanim sila ng mga puno, nagsasaka, at namumuhay ng maayos at tiwasay. Kaya naman ang mga Israelita ay sobrang kontento sa pamumuhay ng mga kibbutz. Sa kabilang banda, meron ding pamayanan na tinatawag na moshav. Ang moshav ay kooperatiba ng mga mayroong individual na pag-aari. Kaya matatawag na cooperative farm. Ang kibbutz at moshav ay tinuturing ng mga bayani dahil sila ang founding mother ng bansa. Ginawa nilang matabang lupain ang disyerto. At halos lahat ng mga politiko sa Israel ay nanggaling sa kibbutz. Kaya may festival doon. Hindi ko alam kung anong uri ng pagdiriwang. Gayunpaman, biglang inatake. Hindi lang ang kibbutz, kundi pati na rin ang Israel gamit ang mga rockets. Agad silang pumatay ng 260 mula sa mga taong nagdiriwang at binihag ang 115 tao upang gawing hostage. Sa tingin ko, dahil sa may pagpapahalaga ang mga Israelita sa buhay ng isang tao, kaya akala nila ay walang gagawin ang Israel kapag
kumuha sila ng hostage. Pero nag-counterattack ang Israel. At gaya ng narinig ko sa balita kahapon, 3,500 na Palestinian sa Israel at Gaza Strip ang namatay sa loob ng isang linggo. Ito ay malaking problema. At ngayon ang Israel, naghahanda sila upang magpadala ng ground forces sa Gaza Strip. Mayroong mga tangke sa unahan. Sabi nila sa mga taga-Gaza, magmadali kayong lumikas sa loob ng 24 oras. Pero hindi alam kung saan sila pwedeng lumikas. Tila determinado sila na wasakin ang Gaza Strip at sirain ang lugar kung saan naglulungga ang Hamas. At gaya ng alam natin, ang Amerika, hinding-hindi iiwan ng Amerika ang Israel. Pinapunta nila ang US aircraft carrier sa Mediterranean Sea. Nag-deploy sila ng mga fighter jets. Ito ay malaking gulo. At kung makikialam ang Iran, ang huling digmaan sa Biblia ay hindi maiiwasang mangyari. Sinasabi nila na ang nasa likod daw ng lahat ng ito ay Iran. Sinabihan ng US ang Iran na manatiling tahimik. Dahil kung makikialam ang Iran, magkakaroon ng mas malaking problema. At ang Syria at Lebanon ay nasa bandang itaas ng Israel. Ang Syria ay naagawan ng teritoryo. Sa hilagang bahagi ng Israel, may napakahalagang lugar na tinatawag na Golan Heights. Ang lugar na ito ay nasakop ng Israel noong Six-Day War. Kaya doon sa bandang hilaga. At ngayon ay nagpapasabog sila dito ng mga rocket. Ganoon din ang Hezbollah sa Lebanon. Ang Hezbollah ay isang malaking organisasyon ng mga terorista. Isang armadong grupo. Ang kapangyarihang militar nito ay mas malakas kaysa Hamas. Ayon sa mga ulat, mas maraming armas ang Hezbollah kaysa Lebanese National Army. At ngayon ay nagpapalipad din sila ng mga rocket sa Israel, sa lugar na yon. Ang lahat ng mga bansa sa paligid ay Arabo. At lahat ng Arabong ito ay Muslim. Itong mga Arab forces. Alam ninyo na ang mga Muslim ay sumasamba kay Allah. Gumawa sila ng isang Diyos na hindi naman umiiral at sinasabi nilang si Allah ang kanilang tagapaglikha. May isang lalaki na nagngangalang Muhammad ang nagsabi na tumanggap daw siya ng isang pahayag mula kay Allah habang nananalangin siya sa isang yungib. At tinawag niya ang kanyang sarili na propeta ni Allah. Ang ilang parte ng lumang tipan na meron tayo ay kinuha niya at hinaluan niya ng sarili niyang kaisipan. Gumawa siya ng isang pekeng Biblia at tinawag niya itong Quran. Sa ngayon, ang kapangyarihan ng mga Muslim ay napakalakas. Sa mundo ay mayroong 52 na mga bansang Muslim. Humigit kumulang 20% ng populasyon ng mundo, nasa 1.6 billion, ay Muslim. Ngayon, ang populasyon ng buong mundo ay 8 billion. Kaya hindi bababa sa 1.6 billion? Para sa ilan, maaaring ito ay kasing taas ng 1.9 hanggang 2 billion. Ang puwersa ng mga Muslim ay makapangyarihan. Ang mga puwersang Muslim na yon ay sumasalungat sa Diyos at sila ay mga kaaway ng Israel. Kaaway sila sa iba't ibang paraan, sa relihiyon, politika at militar. Ang Israel at mga Muslim ay magkaaway. Nagpapatuloy pa rin ang kanilang hidwaan at digmaan. Ang 52 Muslim countries na halos 1.6 billion ang populasyon ay merong isang plano at layunin. Ito ay gawing Muslim ang buong mundo.
Nakakatakot ito. Isinasakripisyo nila ang buhay nila para kay Allah na hindi naman umiiral. Nais nila na ang buong mundo ay maging Muslim. Mula sa murang edad, sinasanay ang mga bata na makipaglaban sa Israel. At pagtungtong nila ng 10 taon, binibigyan sila ng mga totoong armas. Sinasabi ng mga Muslim na gagawin nilang bansang Muslim ang buong mundo. At sa katunayan, marami ding Muslim dito sa ating bansa. Sila ay kumakalat sa buong mundo. Ito ay nakakatakot na pwersa. At upang mangyari ito, kailangang wasakin ng Israel. Gusto nilang wasakin ng Israel. Yan ang isa pa nilang plano. Kaya ang dalawang pwersa na pinakakilalang may tunggalian sa mundong ito sa parehong relihiyon at politika ay Israel at mga Muslim. Kaya ang pamagat ng sermon natin ngayon ay Israel at mga Muslim. Tinawagan ako ng media team at nasabi ko ang pamagat na ito. Israel at mga Muslim. Naalala ko ang isang talata mula sa Awit 83 at binasa ko ito. Kaya alam niyo ba ang tungkol sa bansa na tinatawag na Israel? Pagkatapos ng baha, si Noe at ang kanyang pamilya, sila ay bumaba mula sa bundok Ararat sa Turkey at naglakbay sila patungong timog. Pagkaraan ng 500 taon, sila ay dumami. Bago pumasok ang Euphrates sa Persian Gulf, merong isang kapatagan doon na kilala bilang Shinar. Naroon pa rin ito hanggang ngayon. Kaya nagtipon ang mga tao doon at sinabi nila, "Magtayo tayo ng isang lunsod at isang mataas na tore na aabot hanggang langit upang huwag tayong magkawatak-watak." At ang ginawa nila roon ay kilala bilang Tore ng Babel. Ang pagtayo sa Tore ng Babel. Ito ang unang pagpapakita ng pagmamataas ng tao na hinahamon ng Diyos. Gumawa tayo ng tore na aabot hanggang sa langit. Sila ay nagtipon at ito ang pinakaunang anyo ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Sinabi nila, gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Gusto nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang mga sarili, hindi para sa pangalan ng Diyos. Bakit ito nangyari? Sa mga Awit 14, verse 2 at 3, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng tao. At sila ay pare-parehong naligaw. Pare-parehong naging masama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit na isa. Ang panahong ito ay noong itinatayo ang Tore ng Babel. Sila ay nahulog mula sa biyaya. Sa pagtalikod ng mga tao sa Diyos, mabilis na lumaganap ang kasalanan. 500 taon pagkatapos ng baha, dumami ang inapo ni Noe at sila ay naging masama. Gayunpaman, dahil mayroon tayong kaluluwa na nilalang ayon sa larawan ng Diyos, tayo ay naghahanap sa Diyos. Ito ang relihiyosong kaisipan. Pagnanais na hanapin ang Diyos, ngunit dahil hindi nakikilala ng tao ang Diyos na tagapaglikha, sumamba sila sa mga bituin, sa araw, sa buwan, na naniniwalang may Diyos ng bundok sa bundok at Diyos ng araw ng dagat sa dagat. Sila ay sumamba sa mga ginawa nilang iba't ibang Diyos-Diyosan. Dito nagsimula yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung hahayaan sila ng Diyos sa kanilang pakana, ang tao lubos na mapapalayo, magpakailanman. Kaya hinanap ng Diyos ang tao. Kaya mula sa sambahayan ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay tinawag ng Diyos si Abraham. Sa Genesis chapter 12 verse 6, ang pangalan niya ay Abraham. Kalaunan ay pinalitan ng Abraham. Pinili ng Diyos ang mga inapo ni Abraham bilang natatanging bansa sa mundo. Si Abraham may anak, si Isaac.
si Isaac ang ama ni Jacob. Pinalitan ang pangalan ni Jacob, naging Israel. Ang Israel ay nangangahulugang pinagpala ng Diyos. Tinatawag ding bansang Hebreo. Ang terminong Hebreo ay nagmula sa katotohanan na nang marinig ang salita ng Diyos sa lugar itinayo ang tore ng Babel, si Abraham ay tumawid upang makarating. Kaya ang ibig sabihin nito ay mga taong tumawid sa ilog. Ang Hebreo ay hindi karaniwang ginagamit ng mga Israelita upang tukuyin ang kanilang sarili. Ito ang terminong ginagamit ng ibang bansa kapag pinag-uusapan ng Israel. Maaring napag-aralan niyo sa school ang tungkol sa Hebraism. Tinatawag din silang Hudyo. Ito ay nagmula sa katotohanan na ang Israel ay may 12 tribo. At lumitaw sa pang-apat na si Juda ang mga hari na naghari sa Jerusalem. Kaya tinatawag nila ang bansang ito na kaharian ni Juda. Sila ay kinilala bilang mga Hudyo o Judeans. Sila ay napaka-espesyal na bansa sa mundo. Sinasabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 6, "Ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa." Kaya ang bayang Israel ay isang bansa na pinili ng Diyos. Bakit pa sila pinili? Ito ay hindi dahil upang sila lang ang mahalin at pagpalain ng Diyos. Madalas kong binabanggit sa Bible seminar na una, inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, ng mga nilalang na kanyang nilikha. Nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa, at libu-libong uri ng mga hayop at halaman. Sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, nakilala natin na ang Diyos ay tagapaglikha. Kaya sa Roma chapter 1 verse 20, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Kung titingnan natin ang isang bulaklak, ibon, umaagos na tubig, mga bituin, sa madaling salita, kung pagmamasdan natin ang lahat ng mga nilikha, maunawaan natin ang kadakilaan, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang mga tao, kahit na nakikita nila ang lahat ng mga ito, madalas hindi nila iniisip kung sino ang lumikha. Nagbibigay ang Diyos ng sikat ng araw at ulan sa mga tao, binibigyan sila ng pagkain, hininga at buhay. Ngunit habang tinatamasa ang mga pagpapalang ito, bihirang isipin ng tao ang tungkol sa Diyos na nagbigay nito. Sinasadya nilang huwag pansinin. Ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga nilalang ang mga kailangan para sa buhay. Kabilang narito ang sikat ng araw, ulan at lahat ng mga bagay. Ngunit dahil sa ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ibinibigay din ng Diyos ang lahat ng kailangan na biyaya para sa kaluluwa. Ang mga tao ay tumalikod sa Diyos, nahulog sila sa kasalanan. Bilang resulta, mayroong paghuhukom. At sa oras na hatulan ng tao, mapupunta sila sa impyerno magpakailanman. Subalit mahal tayo ng Diyos. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, hindi nais ng Diyos na mapahamak ang ating kaluluwa. Sapagkat ang ating kaluluwa ay nilikha ayon sa kanyang sariling larawan, kaya't nagbigay siya ng paraan para sa kaligtasan. Paano? Kailangang lutasin ng Diyos ang problema sa kasalanan. Ang tao, kaya nga ipinadala ng Diyos ang bugtong na anak. Si Jesus lamang ang walang kasalanan. Ang taong ito na walang kasalanan ay kailangang mamatay bilang kapalit ng makasalanan. Kaya nga sa krus, isang tao ang namatay bilang kapalit ng lahat. Kahit na sino ay pwedeng tumanggap sa biyaya ng kaligtasan kung uunawain at paniniwalaan ang ebanghelyo na ipinapangaral sa buong mundo. Nalaman na natin ang kaligtasan. Tinanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayunpaman, ang layunin ng pagpili sa bansang Israel ay para ipakita sa mga tao na mayroong Diyos upang maunawaan ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Alam ninyo na ang Diyos ay mayroong katangian. Meron siyang personalidad. Hindi natin alam ang buong katangian ng Diyos. Maaring alam natin kung ano ang itsura ng isang tao.
at isipin natin na siya ay maganda o guwapo. Pero pwedeng wala tayong alam sa kanyang pagkatao, di ba? Malibang personal natin siyang makilala, hindi natin alam kung ano ang nasa puso niya, kung ano ang iniisip niya, o kung ano ang layunin niya sa buhay. Kaya para mas maunawaan ng mga tao kung sino ang Diyos, pinili ang bansang Israel. Hindi upang ibigin lang sila at magpakita lang ng biyaya sa kanila, kundi upang ipakita ang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng bansang Israel. Kaya ang kasaysayan ng bansang Israel ay ang paggawa ng Diyos. Ang pag-angat, pagbagsak at pananauli ng Israel ay isang pagtuturo na naglalarawan sa Diyos. Kaya sa mga awit 59 verse 13, upang malaman ng tao na ang Diyos ang namumuno sa Jacob hanggang sa mga wakas ng lupa. Kung titingin ang mga tao sa Israel, masasabi nila, sa likuran ng Israel, naroon ang Diyos. Diyos ang namamahala sa kanila. Gusto ng Diyos na ipaalam ito sa mga tao. Kung pag-aaralan natin ang Biblia, maunawaan natin na Diyos mismo ang gumagawa sa kasaysayan ng Israel. Ito ay isang kasaysayan ng Himala. At magpapatuloy ito hanggang sa katapusan. Ngayon, balikan natin sa Biblia. Noong ang mga Israelita ay bumaba sa Ehipto upang tumakas sa tagutong, noong panahon na yon, si Jacob ay buhay pa. Ang Ehipto sa panahong yon ang pinakamaunlad at pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Napag-aaralan ang kasaysayan ng Egypt sa world history, ngunit walang tumpak na nakatala kung ano ang mga unang nangyari sa kanilang kasaysayan. Pero sa Biblia, kung titingnan natin sa aklat ng Exodo, tumpak na isinasalarawan ang kasaysayan ng Ehipto. Si Moises, siya ay pinalaki sa Ehipto bilang anak ng isang prinsesa. At hinirang siya ng Diyos bilang isang propeta. Sumulat siya ngayon ng limang aklat, ang Genesis, Exodo, Levitico, Bilang at Deuteronomio. Kaya sa Biblia, ang lahat ng mga bagay tungkol sa kasaysayan ng Ehipto ay kaparehong kapareho ng matututunan sa paaralan. Siyempre, ang mga unang pangyayari sa kasaysayan ay isinulat ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Nakasulat na sa chapter 1 ng Genesis ang pagkakasunod-sunod ng paglikha sa langit at lupa. Sa Genesis chapter 2, nakasulat ang mga unang pangyayari sa kasaysayan mula sa halamanan ng Eden. At naisulat ang huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis, noong AD 100. Roma noon ang namumuno sa mundo. Kaya ang 66 na aklat sa Biblia ay naisulat mula sa panahon ng kasaysayan ng Ehipto hanggang sa makapangyarihang paghahari ng Roma sa mundo. Ang kasaysayan ng Egypt, Assyria, Babylonia, Persia, Greece at Roma na napag-aaralan natin sa school ay eksaktong kapareho ng nasa Biblia. Magkapareho ang napag-aaralan sa school at ang nasa Bible. At dahil sa ang bagong tipan ay naisulat noong panahon ng Roma, ang buong kasaysayan mula noon hanggang ngayon ay nasa Biblia. Ang mga bagay na mangyayari sa katapusan ng mundo ay tinatawag na propesiya. Ito yung mga mangyayari sa inaharap. Ngunit ang problema, nakasentro ang kasaysayan ito sa Israel. Kung titingnan natin sa mapa ng mundo, Israel ang nasa pinakagitna. Tinatawag nating Mediterranean Sea, Mediterranean. Ano ba ang ibig sabihin ng Mediterranean? Ito ay tinatawag na Mediterranean dahil ito ay nasa gitna ng mundo. Ang lugar sa gilid nito ay ang dating halamanan ng Eden. Ang Israel ay nasa bahagi din ng halamanan ng Eden. Ibinigay ng Diyos ang lupain ng Kanaan sa mga Israelita. Ito'y nasa gitna. Kaya nga sa Ezekiel chapter 38 verse 12, ang Israel ay ang bayan na nagsisitahan sa gitna ng daigdig. Sila'y nasa gitna ng daigdig. Geographically, ang Israel ay nasa gitna ng lupa. At historically, ang lahat ay nakasentro sa Israel. Kaya lahat nakasentro sa Israel. Napag-aralan natin ang world history sa school.
Ngunit kailangan ulit natin itong matutunan mula sa simula sa Biblia. Noong Ehipto ang nagahari, ang mga Israelita ay alipin sa loob ng 400 years. Kaya sila ay direktang may kinalaman sa Israel. Sa kasaysayan ng Babylonia, ang Israel ay bihag sa loob ng 70 years. At Babylonia ang pinakamaunlad na bansa noon. Nabihag din sila ng Persia, ng Greece at ng Roma. Ang Roma ay naghari sa maraming bansa. Ngunit kung titingin tayo sa historical map, Israel ang nasa gitna. Ngayon, maraming bansa sa mundo. Mayroong mga makapangyarihang bansa. Mayroong maraming makapangyarihang bansa. Ngunit kilala nyo ba kung sino ang mga taong may pinakamalaking impluensya sa mundo? Bilang isang bansa, syempre Amerika ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ang Amerika ay isang malaking bansa. Ngunit sino ba ang nagpapatakbo sa Amerika? Hindi ang presidente ng Amerika, kundi ang mga Hudyo sa Amerika. Hindi lang sa Amerika, kundi mga Hudyo sa buong mundo. Sila ang may kontrol sa pangulo ng Amerika. At sila rin ang namamahala sa ekonomiya ng mundo. Ang global economy. Mahalaga ang ekonomiya. Ang mga Hudyo ang may kontrol sa ekonomiya ng Amerika. Lalo na yung mga inapo ni Rockefeller. Hindi ito exaggeration. Hindi ako isang uri ng kinatawan para sa Israel. Alam na ito ng lahat ngayon. Mayroon silang kapangyarihan sa ekonomiya. Ang mga inapo ng limang magkakapatid na Rothschild sa Europe ay may kapangyarihang pang-ekonomiya na mas malakas pa sa Amerika. Sila ang may kontrol sa ekonomiya ng buong Europa. Ang mga Hudyong ito ang kumukontrol sa ekonomiya ng buong mundo. Ginagamit nila ang kapangyarihang ito upang manipulahin ang mga politiko. Kaya nga ito ay isang sabwatan sa pagitan ng politika at ekonomiya. Ang politika at ekonomiya ay nagsasama ngayon. Hindi ito maiiwasan. Kasi ang politika ay kailangan ng malaking pera. At mga Hudyo ang nasa likuran nito. Ang mga Hudyo ay tumutulong sa mga politiko na handang sumuporta sa Israel. Kaya totoo na ang Israel ay mayroong malakas na kapangyarihan. At sa Deuteronomio chapter 7 verse 6, pinili ng Diyos ang Israel hindi dahil sa sila ay marami kaysa alinmang bayan, kundi sapagkat sila ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Kayo ay inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo ay mas marami kaysa alin ng bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Ang Israel ay isang napakaliit na bansa. Four thousand years ago, mula nang pinili ng Diyos si Abraham at direktang pinamalahan ang kasaysayan ng bansang yon, ang mga Israelita ay kinalat sa buong mundo dahil sa kanilang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Kung ikaw ay nagkasala, kung ikaw ay lubos na sumuhay sa salita ng Diyos, kung ikaw ay lumabag sa kautusan, ikaw ay wawasakin. At ang mga Israelita ay pinarusahan bilang isang halimbawa. At ang paraan upang parusahan ang Israel ay gamitin ang mga karatig bansa upang pahirapan sila. Gayunpaman, ang Israel ay hindi pwedeng ganap na mawasak. Kaya't sila ibinabangon ulit ng Diyos. Winawasak, ngunit pinanauli. Kaya sa lumang tipan, kapag ang Israel ay sumusuway, sila ay winawasak at ibinabangon. Ito ay paulit-ulit na nangyayari. At ang buong kasaysayan ng mga Israelita ay himala. Sa Deuteronomy Mayo chapter 4,
O may Diyos kaya na nagtangkang humayo at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga tanda, mga kababalaghan, digmaan, makapangyariang kamay at ng unat na bisig at sa kilakilabot na pagpapakita ng kapangyarihan. Noong ang Ehipto ang pinakamakapangyarihang sibilisasyon, ang mga Israelita ay bumaba doon upang tumakas sa tagutong at sila'y naging alipin sa loob ng 400 years. Nagtungo si Moises doon at sinabi kay Haring Faraon, ang bansang ito ay bayan ng Panginoon. Payagan mo silang umalis at sumamba sa Diyos. Jehovah? Hindi ko kilala ang Diyos na si Jehovah. Maraming Diyos sa bansang ito. Kung gusto niyong sumamba, sumamba kayo rito. Hindi ko kayo papayagang umalis. Kung gayon, tingnan mo ang pamalo ng galit ng Diyos na si Jehovah. Kaya't 10 salot ang ibinigay. Ang huling salot ay kamatayan ng lahat ng panganay na anak mula sa panganay ng Faraon. At dahil sa ang mga Ehipsyo ay sumisigaw sa takot na sila'y mamamatay dahil sa mga Israelita, wala nang nagawa si Faraon kundi paalisin ang mga Israelita. Yun ang pangyayari sa Eksodo. Lumabas ang mga Israelita sa Ehipto. Ngayon sa mga sumusunod kay Moises, ang bilang ng mga lalaki ay 600,000. Ang dagat na pula ay nakaharang sa mismong harap nila. Nung pumunta ako sa Israel, walang direktang flight. Kaya pumunta ako sa Cairo at bumiyahe sakay ng bus. Ang Mediterranean ay nasa kanan ko. Ang Mediterranean Sea ay kulay tinta, maliwanag na asul. Malalim kasi yun. Sa kanilang paglabas, nakaharang ang dagat na pula. Gayunpaman, gumawa ang Diyos ng isang himala at binuksan ang dagat na pula sa pamamagitan ni Moises. Ang tubig ay naging pader sa magkabilang panig. At 100 ang lumitaw sa gitna ng dagat. Lahat ng mga Israelita ay dumaan doon. Ngunit pagkatapos paalisin ang mga Israelita, wala nang magtatrabaho sa Ehipto. Kaya naman, nagmatigas ang puso ng hari at dinala ang kanyang hukbo upang hulihin sila. Ngayon, hanggang sa makatawid ang mga Israelita, mayroong haliging apoy na inilagay sa pagitan ng hukbo ng mga Ehipsyo at mga Israelita. Pagkatawid ng mga Israelita, ang mga Ehipsyo ay nagpatuloy na hindi alam kung anong mangyayari. Silang lahat ay nalunod sa dagat na pula at namatay. Hindi ito kwentong gawa-gawa lamang. Hindi ba ito kayang gawin ng Diyos? Magagawa niya ito. Pag-isipan niyo, ang Diyos, ibinibitin niya ang daigdig sa kawalan at pinapaikot ito sa bilis na 108,700 kilometers per hour, habang may dala na 75% tubig dagat. Hindi ba niya kayang hatiin ang dagat? Ang mga Israelita ay tumawid at ang hukbo ng mga Ehipsyo ay nalunod doon. Bakit tinatawag na pulang dagat? Dahil mayroong mga pulang koral. Ito ay isang malalim na dagat at mayroong isang lugar kung saan tumawid ang mga Israelita nang hatiin ito ng Diyos. At mayroong mga tao na sumisid doon. Gumamit sila ng espesyal na submersible. At kanilang sinuri ang lahat. At natagpuan nila na naroon pa rin ang mga gulong ng mga karawahe, kinakapitan na ng mga corals. Kaya naroon pa rin ang bakas ng pagkalunod ng hukbo ng mga Ehipsyo. Ang lahat ng ito ay nasa Biblia at naroon pa rin ang mga bakas na nagsasabi na ang mga Israelita ay tumuwid sa Sinai Peninsula. Isang araw, may nakilala akong pastor na pinag-aralan ang tungkol sa paglabas ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ipinakilala ako ng isang sister sa kanya. Binigyan niya ako ng isang maliit na bato na may mga nakaukit na larawan. Ito ay isang replika. Sinabi niya na naiwan daw yon ng mga Israelita nang dumaan sila sa Sinai Peninsula. May nakaukit na anyo ng tao. May nakasulat na Hebreo na Jehovah. Kaya naroon pa rin ang mga bakas doon kahit hanggang ngayon. Naroon pa rin. Anyway, ang kasaysayan ng bansang Israel ay isang kasaysayan ng himala. Nang sila ay nawasak, sila ay pinanumbalik.
Sila ay pinanumbalik ng husto. Ito ang kasaysayan ng Israel. Ayon sa Hosea chapter 23 verse 10, ang mga Israelita ay dumaan sa Sinai Peninsula at pumasok sa lupain ng Kanaan na ipinangako sa kanilang ninunong si Abraham. Sa katunayan, ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto sa loob ng 430 years. At nang sila'y lumabas sa Egypt, sinanay sila ng Diyos sa ilang sa loob ng 40 taon. Kaya't sila ay nanatili sa labas ng Kanaan sa loob ng 470 years. Kahit na ang lupaing ito ay ibinigay ng Diyos sa kanila, nang panahong iyon, mayroong 7 makapangyarihang bansa na nakatira sa lupain. Nang ang mga bansang iyon ay nakatira sa lupain, nais ng mga Israelita na makita kung ano ang itsura nila. Kaya nagpadala sila ng 12 espiya. At nang suriin nila ang lupain, mayroong mga higante at mayroon silang mga sandata, mga baluti at mga karwaheng bakal. Kaya sinabi ng isang Israelita, "Hindi tayo makakalapit sa kanila. Tayo ay parang tipaklong. Hindi natin sila kayang talunin. Kung sasalakayin natin sila, mamamatay lang tayong lahat. Bumalik na tayo sa Ehipto ngayon." Ngunit sinabi ni Joshua at Caleb, "Hindi, pasukin natin. Tara na." At sa huli ay pinasok nila. At natalo nila ang mga makapangyarihang bansa. Ito ay nasa Hosea chapter 23 verse 10. Hindi na sapat ang ating oras, hindi ko natatalakayin ang tungkol dito. Mayroon pang ibang bagay na dapat nating pag-usapan. At walang hukbo sa Israel. Walang pagsasanay, walang mga sandata, wala silang kaayusan. Subalit ang 7 ng mga Kananeo sa lupain ng Kanaan ay mga higante. Mayroon silang mga karawahing bakal. Ngunit sinabi na yan ni Joshua at Caleb, "Ito ang lupain na ibinigay ng Diyos. Sila ay tinapay natin. Kaya't kanilang pinalaya sa mga makapangyarihang bansa, ang 7." Magagawa ng isa sa inyo na papatakbo ang 1,000. Ang Diyos ay makikipaglaban para sa inyo. Matatalo ng 1,000 ng isa sa kanila ang 1,000 tao. Hindi ba nila kaya? Kaya kinuha nila ang lupain. Ngunit hindi ito natatapos dito. Mula noon, anumang bansa ang lumaban sa Israel, lubos na nawawasak. At kapag nagkakasala ang Israel, itinataas ng Diyos ang ibang bansa upang lipulin sila. Subalit ang Israel ay hindi ganap na mawawasak, sapagkat kung gayon ay sasabihin ng mga tao na ang Diyos ay patay. Sa kanilang pananauli, wala nang bansa ang tatalo sa Israel. Sa Isaiah 37, noong ang Jerusalem ay nasa paghahari ni Hezekias, 185,000 na hukbong Assyria ang pumalibot sa Jerusalem at sinabi nila, "Sumuko kayo, papatayin namin kayong lahat." Si Sennacherib na hari ng Assyria ay nagpadala ng 1 hukbo at sumulat sa kanila, "Akala niyo ba ang Diyos na inyong pinaniniwalaan ay iingatan kayo? Sino ba ang maglalakas loob na iligtas kayo mula sa kamay ni Sennacherib na hari ng Assyria? Papatayin namin kayong lahat kung hindi kayo susuko." Kaya ngayon, kinuha ni Hezekias ang sulat at pumunta sa templo at sinabi niya, "Diyos, tingnan mo ito. Isinusumpa ka ng hari ng Assyria. Anong gagawin mo?" Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Propeta Isayas, "Huwag kayo mag-alala, papatayin silang lahat ngayong gabi." At sa gabing iyon, nagpadala ang Diyos ng anghel at 185,000 sa kanila ang pinatay. Ito ay nakasulat sa Isaiah chapter 37. At pagbango nila ng maaga kinabukasan, 185,000 ng mga tao ang patay. Napakarami nito, di po ba? Ngayon, ito ay nangyayari ng paulit-ulit sa kasaysayan ng Israel. Ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo ay hindi mapapatawad. Labis na tinulungan ng Diyos ang Israel. Kaya ipinadala ng Diyos ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ipinadala niya ang Kristo, hindi lamang upang iligtas ang Israel,
kundi ang bawat espiritu sa buong mundo. Ngayon, sa lumang tipan, sa pagsugo ng Diyos sa Kristo, merong dalawang pangako. Ang una ay mamamatay siya bilang handog pantubos upang pasanin ang kasalanan ng buong sanlibutan. At ang pangalawa ay ipapangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Kaya hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng espiritu sa buong mundo na patungo sa impyerno. At pagkatapos na maipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, sa huli, ang Israel ay ipanunumbalik bilang makapangyarihang bansa. Itatatag ang kaharian ng Kristo na nakasentro sa Israel. Kaya ang kaharian ng langit ay maitatatag sa lupa. Sa loob ng 1,000 years, 1,000 taon, nakasentro sa Israel. Mas maganda pa sa halamanan ng Eden. At sa katapusan ng 1,000 taon, mayroong bagong langit at bagong lupa. Subalit dahil sa kanilang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo, ikinalat sila sa buong mundo. Sinabi ni Pilato, "Si Jesus ay walang kasalanan. Paano ko magagawa na patayin ang inosenteng tao?" Nang sabihin niya ito, pinagbintangan ng mga Israelita si Jesus. Pinagbawalan niya kaming magbuwis kay Caesar. Dinaya niya ang maraming tao. Nakiusap silang patayin siya. Ngunit sabi ni Pilato, "Wala akong pananagutan sa dugo ng matuwid na taong ito. Kayo na ang bahala riyan." Naghugas siya ng kamay sa harap ng mga tao. Sabi ng mga Israelita, "Pananagutan namin at ng mga aming mga anak ang kanyang dugo." Dahil ayon sa kautosan ng Israel, kung ang sino man ay pumatay ng walang salang tao, ang pagkakasalang iyon ay hindi mababayaran malibang dumanak ang dugo ng pumatay sa taong iyon. Si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ngunit ang mga Hudyo ay nagkasala sa hindi pagkilala at pagtanggi kay Kristo. Ang Israel ay nagsimulang managot sa dugo ni Jesus noong AD 70. 37 years pagkatapos ng kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit. Si General Titus ng Roma ay sumalakay sa Jerusalem kasama ang kanyang hukbo at walang awang pinatay ang 1.1 million na mga Hudyo. Sinunog niya ang templo ng Jerusalem at pinalaya sila sa buong mundo. Noong 586 BC, nawasak ang kaharian ng Juda dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. At sa loob ng 600 years ay winasak sila ng Babylonia, Persia, Greece at Roma dahil sa kanilang kasalanan. At pagkatapos ay tinanggihan ng mga Hudyo si Jesus dahil naghintay silang sakupin ni Kristo ang Roma at gawin silang malaya. Nangyari ito dahil hindi nila alam ang Biblia. Kaya noong AD 70, ang 1.1 million na mga Hudyo ay walang awang pinatay at silang lahat na natitira ay pinalayas. Sa buong mundo, sa nakalipas na 1,900 years, napakaraming mga Hudyo ang pinagpapatay. Walang bansa sa mundo ang nakaranas ng mas miserableng kasaysayan kaysa mga Hudyo. Sa pagitan ng 1939 hanggang 1945, 6 na milyong mga Hudyo ang walang awang pinatay sa Europa noong World War II. Isipin ninyo, 6 na milyon pinatay sa loob ng 6 na taon. At hindi lang ito, sumiklab ang Black Death noon. At kahit na ang sanhi ng kamatayan ay nakakahawang sakit, pinagpapatay ang mga Hudyo dahil sila raw ang nagpakalat ng mikrobyo. At sa loob ng 200 years ng Crusade War, saan mang bayan dumaan ang mga Crusaders, walang awa nilang pinapatay ang mga Hudyo. Anong ibig sabihin ito? Ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo ay hindi mapapatawad at ito ay isang nakikitang aral. Pinarusahan ng mga Israelita, sa loob ng 2,000 years, pinarusahan sila dahil sa pagtanggi kay Kristo. Ito ay isang nakikitang aral para sa mga hintil na kapag tinanggihan nila ang Kristo ay haharap sila sa walang hanggang impyerno. Kaya sa Lucas chapter 23, kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, anong mangyayari sa tuyo? Ang sariwa ay ang Israel at ang tuyo ay ang mga hintil. Ngayon ay ipinapangaral ang ebanghelyo na nagdadala ng kaligtasan. Ngunit ang mga hintil ay tumatanggi kay Kristo at hindi nila tinatanggap ang ebanghelyo.
kagaya ng ginawa ng mga Hudyo. Walang moral na kasalanan ang hindi mapapatawad. Pinatatawad ni Jesus ang kahit na anong kasalanan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa ating mga kasalanan. Gayunpaman, ang kasalanan ng hindi pagsampalataya ay hindi patatawarin. Kaya sa Juan chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ano ang ating sinasampalatayanan? Naniniwala tayo na si Jesus ay namatay na para sa atin at pinatawad na niya ang ating mga kasalanan magpakailanman. Naniniwala tayo na hindi na tayo hahatulan sapagkat si Jesus ay tumanggap na ng kahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya. Ang hindi pagsampalataya sa biyayang ito ang magdadala sa tao sa impyerno. Sinasabi ng Biblia na silang hindi sumasampalataya ay hahatulan sa impyerno. Sa araw ng kanilang kamatayan, sila ay hahatulan. Kaya nga, sino mang wala pang katiyakan sa kaligtasan ay dapat na maligtas. Hindi na sapat ang ating oras. Bagaman ang mga Israelita ay ikinalat sa buong mundo at winasak sa loob ng halos 2,000 taon, hindi sila wawasakin magpakailanman. Kahit na ang mga Israelita ay winasak dahil sa kanilang kasalanan, mabilis na pinananauli ng Diyos ang mga Israelita sa katapusan ng panahon upang ipakitang siya'y buhay. Ang bansang Israel ay bumagsak noong 586 BC, pinalayas noong 70 AD, at ikinalat sa buong mundo sa loob ng 1,900 years. Wala silang bansa sa loob ng 2,600 years. Kaya sino ang tatawag sa kanila na isang bansa? Gayunpaman, ang Ebanghelyo ay lumalaganap na sa buong mundo. Ang Israel ay manunumbalik sa kanilang lupain. Tatalunin ang mga makapangyarihang bansa, babawiin ang lupain, gagawing mataba na lupa ang disyerto, at magiging isang makapangyarihang bansa. Ang propesiya na nakasulat sa Lumang Tipan 3,500 to 2,700 years ago ay natupad noong May 14, 1945. Sila'y naging independent. Halos 70 taon pa lang ang nakakalipas. Pagkaraan ng 2,600 years mula nang mawala ang kanilang bansa, sila ay naging malaya. Mayroon bang ibang bansa na gaya nito sa mundo? Ito ang ginawa ng Diyos. Pagkatapos magdeklara ng kalayaan, kinabukasan ay sumiklab kaagad ang giyera, ang First Middle East War, at noong 1956, Second Middle East War. Pero Israel ang palaging nanadalo. At noong June 1967, nagsimula ang Third Middle East War. Ito ang pinakamalaking digmaan. Si President Nasser ng Egypt, gaano ba kalakas ang pwersang ito ng mga Arabo? Itong si Nasser ay tinaguri ang bayani ng 20th century. Ang Israel na isang maliit na bansa ay naharap sa isang sitwasyon na tila imposible silang manalo. Nang panahong iyon, ang 14 na Arabong bansa ay nagkaisa. Nagkaisa upang palibutan at lusubin ang Israel. Ang Israel ay parang isang daga na napapalibutan ng lason. Hindi siya makalabas o makapasok man. Ang mga Arabong bansa ay nakahandang lubos na wasakin ng Israel sa utos ni Nasser. Nang panahong iyon, ang populasyon ng Israel ay 2.25 million lamang. At ang lupaing nakuha nila sa First at Second Middle East War ay kasinlaki ng Gangwon-do sa Korea. Sa kabilang banda, ang populasyon ng 14 Arab nations ay 120 million. Kaya 120 million laban sa 2.25 million. Sa oras na magbigay ng utos si Nasser, maglalaho ang Israel. Ganito ang nasa isip ng mga tao. Naging malaya ang Israel, ngunit sa kasamaang palad, maglalaho sila. Ang digmaang ito ay nagsimula noong July 5, 1967. Tumagal lamang ng 6 na araw. Kaya tinatawag itong Six-Day War. Gayunpaman, Israel ang naggamit ng malaking tagumpay.
Nasakop nila ang buong Sinai Peninsula at nakuha ang teritoryo ng Syria sa hilaga, yung Golan Heights. Gayon din ang Jerusalem. Sumuko si Nasser. Sinabi nilang wawasakin nila ang Cairo kung hindi siya susuko. Pagkatapos ng gyera, napakalaki ng pagkaluging naranasan ng mga Arabo. Ngunit ang pinsala ng Israel, kakaunti lamang. Ito ang sikat na Six Day War. Sila'y nakabalik sa Jerusalem pagkaraan ng 2,000 years, noong June 7, 1967. Nagulat ang buong mundo. Anong nangyari? Ito'y gawa ng Diyos. Kaya sa Ezekiel chapter 36, hindi ito alang-alang sa inyo o sa bahayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan. Ang mga Israelita ay tinatawag na bayan ng Diyos, ngunit sila ay pinalaya sa buong daigdig at pinapatay saan man magpunta. Naging ilang ang lupain ng Israel. Sabi ng mga tao, bakit pinalayas ang bayan ng Diyos sa lupain na ibinigay sa kanila? Bakit naging ilang? Ah, patay na yata ang Diyos. Nasaan ba ang inyong Diyos? Kung mayroong isang tao na nasa kapangyarihan at ang kanyang anak ay gumawa ng krimen at napunta sa bilangguan, sasabihin ng mga tao, ah, masisira din ang pangalan ng tatay niya. Tama po ba? Gayun din, ang nangyari sa pagkawasak ng Israel, gayon din. Ang mga tao ay nagtawanan. Sinasabi nila, nasaan ang inyong Diyos? Kaya ang pangalan ng Diyos ay nadungisan dahil sa Israel. Kaya't ibabangon ng Diyos ang Israel upang pabanalin ang kanyang pangalan na kanilang nilapastangan, upang ipakita na ang Diyos ay buhay. Ngayon, bumalik tayo sa ating paksa. Noong October 7, yun ay araw ng Sabbath, araw ng pahinga. Ang Fourth Middle East War na nangyari noong 1973 ay sumiklab sa araw ng Yom Kippur o araw ng pagtubos. Sa araw ng pagtubos, ang buong hukbo ay nagpapahinga ayon sa kautosan. Ang bansa ay nagpapahinga sa araw ng pagtubos. Ang bawat isa kailangan magpahinga ng higit pa kaysa araw ng Sabbath. At alam yon ng mga Arabo. Kaya pinili nila ang araw na yon upang sumalakay. Ang naganap na Fourth Middle East War noong 1973 ay muntik nang mauwi sa isang malaking gulong. Alam nyo ba na noong Fourth Middle East War, muntik nang magpalipad ng mga nuclear weapon? Ang Prime Minister ng Israel ng panahon yon ay si Golda Meir. Isa siyang babae. Siya ay isang bihasang gerilya. Pinahintulutan niya, inaprubahan niya ang paggamit ng mga sandatang nukleyar. Gayunpaman, habang inihahanda na, ang digmaan ay biglang bumaling sa pabor ng Israel, kaya't itinigil nila. Muntik na silang gumamit ng mga nuclear weapons noong Fourth Middle East War. Ang Israel ay merong 300 nuclear weapons. Gayunpaman, sa tingin ko ay sinubukan ng Hamas na biglang tapusin ang Israel sa araw ng Sabbath. Ang Israel ay merong intelligence agency na tinatawag na Mossad. Sikat ito sa buong mundo. Ngunit maging sila ay hindi nasagap ang magiging pag-ataking ito. Kahit ang US CIA ay walang kamalay-malay. Paano mapipigilan ng Iron Dome ng Israel kung ang paliliparin nilang rocket ay libo-libo? Kaya paano ito mapipigilan lahat ng Iron Dome? Sa tingin ko ay sinubukan nilang mabilis na tapusin ang Israel. Kaya maraming buhay ang naisakripisyo. At sa ngayon ay gumaganti ang Israel. Sa tingin ko ay nagkamali sila ng galaw. Sa tingin nyo ba, ihahayaan ng Diyos na bumagsak ang Israel? Mula nang sila'y maging malaya. Kamangha-mangha na palagi silang panalo sa lahat ng Arab-Israeli War. Mula una hanggang sa ikaapat.
Nais ng mga Persang Arabo na salakayin ang Israel. Ngunit kung gagalitin nila ang Israel, makakatikim sila ng matinding paghihiganti. Kaya nga kahit na gusto nilang makipaglaban, hindi nila magawa. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali sila. Marahil ay inisip ni Putin na ang digmaan sa Ukraine ay magtatagal lamang ng ilang araw. Ngunit ito ay mahigit isang taon na ngayon. At libu-libong mga sundalo ng Russia ang nasawi. Nagawa ng Ukraine na palubugin ang dalawang Russian naval fleet sa Black Sea. Walang nakakala nito. Bakit malakas ang militar ng Ukraine? Sa katunayan, ang Ukraine ay marami ding naisakripisyo. Ngunit sino ba ang kanilang pangulo? Si Zelensky, isa siyang Hudyo. Nahihirapan sila. Nagkamali si Putin. At sa pagkakataong ito, nagkamali din ang Hamas. Magmula ngayon, malinaw na. Ang Syria ay nakikialam na. At ang armadong grupo na Hezbollah sa Lebanon ay nakikialam na rin. Malakas din ang kanilang puwersa. Mas nakakatakot sila kaysa Hamas. At kung ang Iran ay makikisali, makikialam na rin ang Russia. Sa Ezekiel chapter 38 to 39, ganyan ang senaryo kung paano magsisimula ang huling giyera. Ang huling digmaan ay malapit nang mangyari. Nakasulat ito sa Ezekiel chapter 38 at 39, Zacharias chapter 14 at Apokalipsis chapter 16. Ang huling digmaan ay hindi giyera na mayroong mananalo o matatalo. Ito ay giyera kung saan hahatulan at gugunawin ang mundo. Sa Isaiah chapter 50 verse 11, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo, lumakad kayo sa liyab ng inyong sulo. Ibig sabihin, ang mga tao ay lilipulin sa pamamagitan ng mga bomba na sila mismo ang gumawa. Sa awit 9 verse 15, nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa, lambat na kanilang ikinubli, sarili nilang mga paa ang nahuli. Kaya mga brothers and sisters, alam ninyo kung gaano karaming nuclear weapons ang nakahanda ngayon. Kung isasama ang North Korea, mayroong 9 na bansa na mayroong nuclear weapons. Kung ang isang bombang nuklear ay pasasabugin, ang iba ay susunod na parang kadena. Pagkatapos, anong mangyayari? Sinasabi ng mga scientists na ang mundo ay magwawakas sa loob lang ng 30 minutes, masusunog ng 300 times. Ngunit walang kaalam-alam ang mga tao sa mga nangyayari sa mundo. Akala nila ay maingatan nila ang kanilang buhay. Naglalaro sila ng apoy. Sasabihin ko sa inyo ng sunod-sunod. Nasa balita na halos 3,500 tao na ang namatay. At nakikialam ang US ngayon. Ang Syria at Lebanon ay nakikialam na rin. At mayroong 55 na mga Arabong bansa sa paligid ng Israel. Ang populasyon ng mga Muslim ay humigit kumulang 1.6 to 2 billion. At matagal na nilang itinuturing ang Israel bilang kaaway. Kaya ang giyerang ito ay hindi lamang hidwaan sa pagitan ng Israel at mga Arabong bansa, kundi ang pagkilala sa Diyos mula sa hindi umiiral na ala. Kung relihiyon ang pag-uusapan, mga Muslim ang pinakamaimpluwensya sa mundo at mayroon silang malakas na puwersang militar. Nais nilang sakupin ang mundo at wasakin ang Israel. Ngunit hahayaan ba sila ng Diyos? Sa mga awit 83 verse 1, babasahin ko po. Sa mga awit chapter 83 verse 1, O Diyos, huwag kang tumahimik, huwag kang manahimik o maging walang kibo, O Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos daw ay nananahimik, walang kibo. Dalawang bagay. Ang mga Israelita ay nakabalik sa kanilang lupain gaya ng ipinangako ng Diyos. At ang Israel bilang malaya ay naging pinakamakapangyarihang bansa ngayon. Ngunit hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus ang Kristo. Marami pa rin Hudyo ang
Naniniwala kay Jehovah pero hindi kay Kristo. Naniniwala sila sa lumang tipan ngunit hindi sa bagong tipan. Sinasabi nila na ang bagong tipan ay para lang daw sa mga erehe. Iilan lang ang naniniwala kay Jesus mula sa mga Hudyo. Sa ikatlong pagbisita ko sa Israel upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga Hudyo, kaunti lang sa kanila ang sumampalataya kay Jesus. At sa politika, maraming Hudyo ang sinusubukang patayin ang mga naniniwala kay Jesus, kahit hanggang ngayon. At hindi mo lubos maisip kung gaano nakasama ang moralidad sa Israel. Pamilyar ba kayo sa Tel Aviv? Ito ang administrative capital ng Israel. Gayunpaman, sinasabing ito ang lugar kung saan may pinakamataas na bilang ng LGBTQ sa mundo. Nabasa ko sa dyaryo. Sinasabi nilang walang Diyos, walang may kapal. Mula sa kanila, maraming nagsasabi na walang Diyos. Bakit? Kasi kung mayroong Diyos, hindi niya sana tayo hinayaang mapatay ng World War II. Hindi niya pinakinggan ang ating panalangin, hinayaan ang 6 na milyong tao mamatay. Nasaan siya? Lubos silang nakalimot na resulta ito ng pagtanggi ng kanilang mga ninuno kay Jesus. Sinasabi nilang walang Diyos at ang kanilang moralidad ay lumalala. Kung ganon, ano ang gagawin ng Diyos? Kailangan niya silang balaan. Kaya gaya ng sa lumang tipan, mukhang ginamit ng Diyos ang Hamas upang sila'y makapag-isip sa kanilang mga lakad. Ang Israel ay nagiging kampante na sa pagsuway sa salita ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng pampagising o wake-up call. Dapat silang magising. Subalit hindi sila pwedeng lubos na mawasak. Kaya hahampasin ng Diyos ang hahampas sa Israel. Kaya pagtuunan natin ito ng pansin. Hindi hahayaan ng Diyos ang mga Muslim na sumasalungat sa Israel na walang kahihinatnan. O Diyos, huwag kang tumahimik. Siya'y tahimik sa una na para bang hindi niya alam kung anong nangyayari. Huwag kang manahimik. Huwag kang maging walang kibo o Diyos. Dito ay humihiling sila sa Diyos. Isinulat ito 3,000 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang mga sinasabi rito ay ang mga nangyayari sa araw na ito. Ito ay propesiya. Sapagkat ang mga kaaway mo'y nagkakagulo, silang napupuot sa iyo ay nagtaas ng kanilang mga ulo. Sino ang mga kaaway? Sila na mga naniniwala kay Ala ay hayagang sumasalungat sa Diyos. Sir Jeremiah chapter 10 verse 11, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa ay malilipol sa lupa at sa silong ng mga langit. Tinatawag nila ang isang bagay na hindi Diyos na Diyos. Tinatawag nila itong ala at nais nilang sakupin ang mundo at wasakin ang Israel. O Diyos, ano ang dapat naming gawin? Titingin ka lang ba? Sapagkat ang mga kaaway mo'y nagkakagulo, silang napupuot sa iyo ay nagtaas ng kanilang mga ulo. Sila ay nagtataas ng ulo ngayon. Hali kayo, hayaan ninyong lumaban ang inyong Diyos. Hindi magagapi ng inyong Diyos ang aming ala. Sa panahon ni Hezekias, ang hukbong Assyria na may 180,000 na sundalo ay pumalibot sa Israel. Sa tingin ba ninyo ay maililigtas kayo ng inyong Diyos? Sabi nila. Wala makapagligtas sa inyo mula sa hari ng Assyria. Ang lakas ng loob ng tao na hamakin ang Diyos, di ba? Kaya oo, sa isang gabi, nilipol ng Diyos ang 185,000 na tao. Ang Israel ay hindi nagpakawala ng kahit na isang palaso. Sa Josue 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon niyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo. Kapag ang Diyos ay nakikipaglaban para sa Israel, walang tumatagal sa kanila. Kahit na buong mundo pa ang dumating laban sa kanila, hindi sila matatalo. Ang huling digmaan ay mangyayari kapag ang mga bansa ay humayo upang lumusob at makipaglaban sa Israel, gaya na nakasulat sa Zacharias chapter 12 verse 2, at ito ay malapit na. Sa oras na iyon ay magwawakas ang lahat. Ang Diyos ay makikipaglaban sa mga bansang lulusob sa Israel. Sa oras na iyon, magaganap ang digmaang nuklear. Sa verse 3,
Sila'y naghanda ng mga tusong panukala laban sa iyong bayan. Sila'y nagsanggunian laban sa iyong mga iniingatan. Ang iyong bayan ay tumutukoy sa Israel. Ang Israel ay iniingatan ng Diyos. Sila'y nagsanggunian. Kanilang sinasabi, pumarito kayo bilang isang bansa'y pawiin natin sila upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalala pa. Ngayon, ang Israel ay may kalayaan at komportable ang buhay nila. Kaya naiinggit ang ibang bansa. Iniisip nila na kayang-kaya nilang puksain ang Israel upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalala pa. Pawiin natin sila. Bilang isang bansa, ipawiin natin sila. Kayong Amerika, bakit ninyo tinutulungan ang Israel? Wawasakin namin kayo kung patuloy kayong tutulong sa kanila. At ang isang masamang pangyayari tungkol dito ay yung 9-11. Si Osama bin Laden, isang extremist Muslim leader, ay nagpasabog ng dalawang eroplano sa Twin Towers sa World Trade Center. Yun ang sentro ng kalakalan ng mga Hudyo. Winasak niya ito at sinabi, Amerika, kung tutulungan mo ang Israel, wawasakin ko ang Estados Unidos, kagaya nito. Kaya anong gagawin niyo? Sino ang presidente ng Amerika noong oras na yon? Si George Bush. Winasak niya sila. Tinugis niya si Osama bin Laden at pinatay ito. At winasak niya ang rehime ng Taliban na nagtatago sa Afghanistan. Nagpadala rin siya ng dalawang aircraft carrier sa Iraq na siyang tumutulong sa kanila at pinuksa sila. Alam niyo po ito, di ba? Hahayaan lang ba sila ng Diyos? Upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalala pa. Hahayaan ba niyang mangyari ito? Ang mga Israelita ay tinatawag na bayan ng Diyos. Sa verse 5, oo, sila'y nagsabwatan na may pagkakaisa. Laban sa iyo ay nagtipanan sila, ang mga tolda ng idong. Sila mga nagmula kay Iso at mga Ishmaelita, si Ismael, anak ng asawang lingkod ni Abraham. Sila ang mga puwersang sumasalungat sa Diyos. Ang Moab ay nagmula sa pamangkin ni Abraham na si Lot. Ang Moab at Ammon ay mga kaaway ng Israel. At ang mga Hagrita, ang Hagar ay isa ng lokal na pangalan. Ang Gebal, ang Ammon, at ang Amalek. At ang sunod, ang Filisteo. Kung titingnan mo sa English Bible, ang Filisteo ay tinatawag na Filisteo na siyang Palestino. At ang mga taga-Tiro, yun ay nasa hilagang bahagi ng Israel sa dalampasigan. At ang Assyria ay kumampi sa kanila. Ang Assyria ay ang Syria ngayon. Sila ay maging bisig sa mga anak ni Lot. Mga bansang Muslim, ang lahat ng mga bansang ito. Nagkakaisa sila at sinusubukang wasakin ang Israel. Ano po sa tingin ninyo? Nagulat ako nang makita ko ito sa Biblia. Ang mga salitang isinulat 3,000 years ago ay nangyayari ngayon. Tingnan natin sa verse 12. Na nagsabi, ang kinin natin para sa ating sarili ang mga pastulan ng Diyos. Ibig sabihin, ang kinin nila ang pastulan ng Diyos na siyang pinamumunuan at pinamamahalaan ng Diyos. O Diyos ko, gawin mo silang gaya ng alabok na paikot-ikot, parang dayami sa harap ng hangin. Gaya ng apoy na sumusunog ng gubat, gaya ng liab na tumutupok ng mga bundok, kaya't habulin mo sila ng iyong bagyo at takutin mo sila ng iyong buhawi. Punuin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan. O Panginoon, upang hanapin nila ang iyong pangalan. Mapahiya at masiraan nawa sila ng loob magpakailanman. Malipol nawa sila at mapahiya. Malaman nawa nila na ikaw lamang na Panginoon ang pangalan. At sa buong lupa,
ay kataas-taasan. Ngayon, kung ang lahat ng mga bansa na umatake sa Israel ay mawawasak, magugulat na naman ang mga bansa. Sasabihin nila, "Oh, talagang may Diyos." Kung pagmamasdan nating mabuti ang bansang Israel, totoo na mayroon talagang Diyos. Ngayon, dumako tayo sa mga awit 59. Mga awit 59, verse 13. Mga awit 59, verse 13. Pugnawin mo sila sa puot. Pugnawin mo sila hanggang sa sila'y wala na. Ang puot ng Diyos ang pupugnaw sa mga puwersang sumasalungat sa Diyos. Ang pagsalungat sa Israel ay pagsalungat sa Diyos. Sila ay kanyang pupugnawin hanggang sa sila ay maglaho. Upang malaman ng tao na ang Diyos ang namumuno sa Jacob, ang Diyos ang namumuno sa Israel, nariyan palagi ang Diyos. Subalit nakakalimot ang mga tao sa paglipas ng panahon. Iniligtas niya ang Israel at winawasak ang mga hintil. Pero pagkaraan ng ilang panahon, lulusob na naman ulit sila. Ngayon, tingnan pa natin sa Biblia, sa Ezekiel chapter 38. Napaka-importante ng Ezekiel chapter 38. Chapter 38, verse 1. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, "Anak ng tao, humarap ka sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog, na pangunahing pinuno ng Rosh, Meshech at Tubal, at magsalita ka ng propesiya laban sa kanya. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa iyo, o Gog, na pinuno ng Rosh, Meshech at Tubal. Paikutin kita at kakawitan ko ng mga pangdingwit ang iyong mga panga. Ilalabas kita kasama ng iyong buong hukbo, mga kabayo at mga mangangabayo. Silang lahat na may sandata na napakalaking pulutong na may sinturon, kalasag at mga tabak. Mangyayari ang huling Middle East War. Hindi ba ito nangyayari? Ang tinutukoy dito na Rosh ay at ang lupain ng Magog ay Russia. Minsan sa isang taon, pumupunta ako sa Moscow at ang Russia ay pinapaikli bilang Rus. Ang Rosh ay ang Russia, ang Meshek ay Moscow." Kaya Rus, ito ay Russia. Meshek, ito ay Moscow. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Narito ako'y laban sa iyo, o Gog, na pinuno ng Rosh, Meshek at Tubal. Paikutin kita." Bakit? Ang Russia ay isang komunistang bansa na sumasalungat sa Diyos. Sumasalungat sila sa Diyos, sa Ebanghelyo at sa Israel. "Paikutin kita at kakawitan ko ng mga pangdingwit ang iyong mga paa, panga." Pagkatapos kawitan, ay saan dadalhin ng Diyos ang Russia? Sa Israel. Kakalid ka rin sila doon ng Diyos upang sila ay patayin. Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, ang sunod na sasalakayin ng Russia ay Israel. Kaya kakawitan ng Diyos ng mga pangdingwit ang kanilang mga panga na nagsasabi, "Hali kayo, hali kayo." Ito ang magdadala sa kanila sa kamatayan. Hindi ko ito maipangaral noong nasa Russia ako. Paano kung hambalusin nila ako ng mga pamalo? Pero ngayon, pwede. "Paikutan kita at kakawitan ko ng mga pangdingwit ang iyong mga panga. Ilalabas kita kasama ng iyong buong hukbo, mga kabayo at mga mangangabayo." Ang bansa na mayroong pinakamaraming sandata ay Russia. Alam niyo ba ito? Napakarami nilang nuclear submarines. Silang lahat na may sandata, na napakalaking pulutong, na may sinturon, kalasag at mga tabak, sila ay makapangyarihang hukbo. Ngayon ay gumagamit sila ng maraming armas. Lumapit pa nga sila sa North Korea upang kumuha ng mga pangkaraniwang armas. Mayroon silang mga nuclear weapons, pero hindi pa nila ito gagamitin ngayon. Kahit na madalas nilang sinasabi na gagamitin nila, subalit kung gagamitin nila, tatayo lang ba ang Amerika at walang gagawin? At sa verse 5, "Ang Persia, Ethiopia at Put ay kasama nila,
Silang lahat ay may kalasag at helmet. Ang Persya ay ang Iran. Persya ang dating pangalan. Pinalitan ang pangalan ng kanilang bansa at ginawang Iran. Tinawag itong Iran noong 1935. At ang Ethiopia at Libya. Ethiopia at Libya. Ang Gomer. Ang kapitolyo ng Belarus ay ang Minsk. At ang Gomer ay nasa ibaba nito. Ito ay isang pro-Russian country. At ang lahat niyang mga pulutong, ang Beth Tugarma. Ito ay lugar sa Turkey. Mula sa mga pinakadulong bahagi ng hilaga at lahat niyang mga pulutong, maraming bayan ang kasama mo. Mga bansang Muslim ang lahat ng mga ito. Ilalabas sila ng Diyos. Anong mangyayari kapag inilabas na sila ng Diyos? Sasalakayin nila ang Israel. Ito ay isang malaking hukbo na sasalakay sa Israel. Sa verse 8, pagkatapos ng maraming araw ay tatawagin ka sa mga huling taon. Ito ang huling panahon na itinakda ng Diyos sa mundo. Hahayo ka laban sa lupain na ibinalik mula sa digmaan, ang lupain na ang mga bayan ay natipon mula sa mga bundok ng Israel na naging laging giba. Ang mga bayan na nito ay kinuha mula sa mga bansa at silang lahat ay naninirahan ngayong tiwasay. Ang mga Israelita ay kinalat sa buong mundo at walang ulan sa kanilang lupain sa loob ng 1,900 years. Isa itong lupain na naging tigang sa matagal na panahon. Sa Ezekiel chapter 36, ang lupain ng Israel ay naging isang kaparangan at ilang. Wala kahit isang puno. Subalit, bumalik ang mga Israelita sa lupain ito at pinanumbalik ang kanilang lupain. Hahayo ka laban sa lupain na ibinalik mula sa digmaan, lupain na ang bayan ay natipon mula sa mga bundok ng Israel. Sila ay pinagpapatay sa pamamagitan ng tabak, tumakas mula sa mga tabak. Ang mga Israelita ay kinalat sa buong mundo, pinagbubunutan ng tabak sa likuran nila. Sila ay pinagpapatay saan man magpunta. Subalit ngayon, sila ay nagtitipon sa kanilang lupain. Ang mga salitang ito ay isinulat mahigit 2,600 years ago. Tingnan natin mabuti kung ano ang mga mangyayari. Ang mga Israelita ay naninirahan ngayon ng tiwasay. Ang mga Israelita mula sa iba't ibang dako ng daigdig ay maginhawa ngayon ang pamumuhay, di ba? Subalit, sa verse 9, ikaw ay sasampa, ikaw ay darating na parang bagyo, ikaw ay magiging parang ulap na tatakip sa lupain. Sinasabi ito tungkol sa Russia. Ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang maraming tao na kasama mo, magiging parang ulap na tatakip sa Israel. Pakikilusin nila ang kanilang buong hukbo, lulusob sila sa Israel, tulad ng libu-libong rocket na lumilipad ng sabay-sabay. Iisipin nila na hindi nila maaaring ipagsawalang bahala ang Israel, kaya tatakpan nila ang lupain na parang isang ulap, na parang isang bagyo. Nakakatakot po ito, di ba? At sa verse 11, at iyong sasabihin, ako'y aahon laban sa lupaing may mga nayong walang pader. Ako'y darating sa isang tahimik na bayan na naninirahang tiwasay. Silang lahat na naninirahang walang pader at wala kahit mga halang o mga pintuan man. Walang pader at wala kahit mga halang o pintuan man. Nangangahulugan ito na ang Israel ay walang kinikilalang hangganan. Sinong papayag sa ganito? Walang mga pintuan at mga pader na humaharang, gayon man sila ay naninirahan ng komportable upang kumuha ng samsam at magdala ng nakaw. Ano ang gusto nilang samsamin? Ano ang inaasam-asam nila ngayon? Ang Dead Sea. Alam nyo ba ang halaga ng kayamanan na mayroon sa Dead Sea? Pero ang mas mabuting bagay ngayon na mayroon sa Israel ay langis. Mayroong langis sa lupain ng at dagat ng Israel. Sinasabi nila na ang dami ng langis na makukuha sa Israel ay pumapangalawa lang sa Saudi Arabia. Mayroon din silang gas, kung saan pumapangalawa sila sa Estados Unidos. Pinataas ng Russia ang presyo ng gas bilang tugon sa Ukraine. Sabi nila, hindi kami magpapadala ng gas sa mga bansa na tutulong sa Israel. Pero ano ang sagot ng Israel?
Huwag kayong magalala, kami magpapadala ng gas sa inyo. Pag nanasaan nila ito, alam ninyo? Upang kumuha ng samsam at magdala ng nakaw, upang wasakin ang mga gibang dako na tinatahanan ngayon. Anong lupain? Anong dako daw? Hindi naman kayo natutulog, di ba? Mga gibang dako. Isang lupain na walang sino man ang pwedeng manirahan. Subalit tinatahanan na ngayon. At ang bayan na tinipon mula sa mga bansa na nagkaroon ng mga hayop at mga ari-arian na nagsisitahan sa gitna ng daigdig. Alam niyo ba kung magkano ang kayamanan ng Israel? Nagsisitahan sa gitna ng daigdig, isang ilang na lupain na naging matabang lupa. Isang lupain kung saan ang mga taong pinagpapatay sa tabak ay nanumbalik. Isang lupaing nasira, ngunit nanauli. At nagsibalik ang mga tao. Sila mga taong nagsisitahan sa gitna ng daigdig. Yan ang Israel. Sila ay sasalakayin ng mga bansa. Lulusubin sila. Tingnan natin sa verse 14. Kaya't anak ng tao, ikaw ay magsalita ng propesiya at sabihin mo kay Gog, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa araw na ang aking bayang Israel ay naninirahang tiwasay, di mo ba malalaman? Ikaw ay darating mula sa iyong dako, mula sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilaga. Mula sa Israel, sa bandang hilaga, Moscow. Ikaw at ang maraming tao na kasama mo, silang lahat na nakasakay sa mga kabayo, isang malaking pulutong at makapangyarihang hukbo. Ikaw ay aahon laban sa aking bayang Israel, gaya ng ulap na tatakip sa lupain. Sa mga huling araw, dadalhin kita laban sa aking lupain upang makilala ako ng mga bansa. Sa ngayon, ang problema ay hindi Hamas, Syria, Lebanon, kundi ang Ross, ang pinuno sa hilaga. Darating sila sa Israel kasama ang maraming hukbo na parang ulap sa katapusan ng panahon. Ito ang wakas na ipinasya ng Diyos. Ang araw na ito ay malapit na sa atin ngayon. Tila ba malapit nang bumagsak ang Israel? Ngunit hindi ito mangyayari. Kung maglalahaw ang Israel, magiging huwad ang Biblia. Pwede silang pahirapan ng Diyos ng ilang sandali dahil sa kasalanan, ngunit hindi hahayaan ng Diyos na maglaho ang Israel. Kaya, isaayos natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring magaganap sa mga huling araw. Ang kasalukuyang giyera sa pagitan ng Israel at Palestine ay lumalala. Sa tingin ko ay hindi ito matatapos ng madali. Gayunpaman, hindi ito ang huling digmaan kung saan sangkot ang Russia at Iran. Marahil ang digmaang ito ay paghahanda para sa huling digmaan. Ang buong mundo ay balisa ngayon. Ano ang mangyayari kapag sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan? Ang buong mundo ay magkakaroon ng krisis. Krisis sa langis at ang ekonomiya ay magkakagulo. Noong Fourth Middle East War noong 1973, nagkaroon ng krisis sa langis at naging magulo ang ekonomiya sa mundo. Sa kasalukuyan, ang Russia at Ukraine ay nasa digmaan at ang ekonomiya ay nasa kaguluhan. Gayunpaman, kapag sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan, ang mundo ay magiging mas magulo. Hindi lang ang ibang bansa ang maapektuhan. Kaya sana ay mabilis na matapos ang kaguluhang ito. Ngunit, mas malalaking problema ang lilitaw. Pagkatapos, ay may darating na kapayapaan. Sa Daniel chapter 9 verse 27, at siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo. Magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at mga Arabo. Ang isang linggo sa talatang ito ay nangangahulugang 7 taon. Ito ay pansamantalang peace treaty o kasunduan para sa kapayapaan sa loob ng 7 taon. Ito ay isang huwad na kapayapaan. Bago mangyari ang peace treaty na ito, magaganap muna ang muling pagdating ni Kristo sa papawirin.
mangyayari muna ito. Kaya nga, bago mangyari ang huwad na kapayapaan, darating si Kristo. Matapos kunin ang lahat ng mga Kristiyano, hahatulan ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng huling digmaan. Kinuha ng Diyos si Enoch bago hatulan ang mundo sa baha. Gayon din, kukunin ng Diyos ang lahat ng taong ligtas bago hatulan ang mundong ito sa apoy. Ang huling digmaan ay hindi mangyayari habang ang mga ligtas ay narito pa sa lupa. Kaya huwag kayong mag-alala. Gayunpaman, kung mayroong isang tao sa atin na hindi paligtas, dapat ay maligtas siya ng mabilis. Maaring dumating ang Panginoon ngayong gabi. Sa mga araw na ito, tila magkakaroon ng malaking digmaan sa gitnang silangan. Ngunit biglang magkakaroon ng kapayapaan. Ang mundo ay magugulat at magiging magaan ang pakiramdam nila. Ngayon ay dumating ang isang mapayapang mundo, sasabihin nila, ngunit ito ay huwad na kapayapaan. Sa 1 Tesalonica 5 verse 3, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang bigwalang pagkawasak at walang makakatakas. Kapayapaan at katiwasayan, pero darating bigla ang pagkawasak at walang makakatakas. Sino ang makakatakas sa paghatol ng Diyos? Sisiklab ang digmaan sa gitnang silangat. Ngunit biglang darating ang kapayapaan. Ito ay sa loob ng 7 taon. Bago mangyari ang huwad na kapayapaang ito, babalik si Jesus sa iyong papawid. Ang lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay kukunin. Ang 7 taon na ito ay hahatiin sa unang 3 at kalahating taon at pagkatapos ay 3 at kalahating taon. Sa unang bahagi ng 7-year tribulation, lahat ng mga Hudyo na naikalat sa buong mundo ay babalik sa Israel. Gusto ng mga Hudyo na bumalik sa Israel, pero may 2 dahilan kung bakit nag-aatubili sila. Ang una, kasi ang Israel ay palaging nasa panganib ng digmaan. Pangalawa, ang mga Hudyo na naikalat sa buong mundo ay dapat makisama sa mga politiko para sa Israel. Gayunpaman, kapag dumating ang kapayapaan sa Israel, silang lahat ay babalik sa kanilang sariling lupain. Kaya nga, pagsapit nitong huwad na kapayapaan, silang lahat ay magsusiuwian, babalik sila sa kanilang lupain. At ang dahilan kung bakit wala silang pagpipilian kundi ang bumalik sa lupain ng Israel ay dahil magkakaroon ng pag-uusig laban sa mga Hudyo sa buong mundo sa mga huling araw. At ano ang mangyayari sa Israel? Sa chapter 11 ng Apokalipsis, dalawang propeta ang lilitaw at magpupropesiya sa loob ng 1,260 days. Ang 1,260 days ay 3 at kalahating taon. Sa Apokalipsis, chapter 7, verse 4, 144,000 na mga Israelita ang maliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng dalawang ito. Ang bilang na ito ay mga Hudyo lahat. Sa panahong yon, wala nang maliligtas na hintil. Ang lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay nakasama na sa rapture. Wala nang mga ngaral sa mga hintil. Sa loob ng 3 at kalahating taon, 144,000 Israelita ang maliligtas. Napakarami. At sa susunod na 3 at kalahating taon, ang templo ay itatayo sa Jerusalem. Pagkatapos, sa 2 Tesalonica chapter 2, lilitaw ang Antikristo na nakaupo sa templo at sasabihin niya, ako ang Diyos at Kristo. Lilitaw ang Antikristo sa mundong ito na may dakilang kapangyarihan at magpapakita siya ng mga himala at magugulat ang buong mundo. Sa oras na yon, ang mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus ay susunod sa Antikristo. Sasabihin nila, ito na ang Mesiyas na hinihintay natin. At sa nalalabing 3 at kalahating taon, ang Antikristo ay maghahari sa mundo at sa oras na yon, kailangan ng mga tao ang hindi na kailangan ng pera at card. Tatanggap sila ng markang 666 sa kanilang kanang kamay o noo. Ang mga hindi tatanggap ng markang ito ay hindi pwedeng bumili o magtinda. Sa loob ng marka ay naroon ang pangalan ng Antikristo. Sino mang hindi tumanggap ng markang ito ay tuturing na tagasira ng kapayapaan at pupugutan ng ulo.
At lahat ng 144,000 na naligtas ng mga Hudyo ay magiging martir sa panahong iyon. Ang mga Hudyo sa panahon natin ngayon ay dapat maligtas ngayon. Kung hindi, maligtas man sila sa loob ng 7-year tribulation, sa kalaunan ay pupugutan sila ng ulo. At pagkatapos ng 7 taong kapighatian, mangyayari ang digmaang nuklear. At babalik si Jesus sa lupa. At pagkatapos ng ganap na paglipol sa mundo, lilikhain ng Diyos ang mundong ito na kasing ganda ng halamanan ng Eden. Ito ang mga nakasulat sa Isaiah 65 at 66. Ang bagong langit at bagong lupa na nakatala sa Isaiah 65 at 66 ay hindi walang hanggang langit. Babaguhin ng Diyos ang mundong ito. Sa panahong iyon, magkakaroon ng Millennium Kingdom. Ito ay isang mundo kung saan maghahari si Kristo sa loob ng 1,000 taon. At ang mga ligtas na minartir sa nakaraan at ang 144,000 na minartir na Hudyo ay papasok sa Millennium Kingdom. At pagkatapos ng 1,000 taon, ang mundong ito ay maglalaho. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na pag-aralan ito ng mas detalyado sa susunod na pagkakataon. Sa Apokalipsis chapter 20 verse 4, sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At ang bagong langit at bagong lupa na nakasulat sa chapter 21 ay ang walang hanggang langit. Ito ang senaryo na itinakda ng Diyos. Kaya kung titingnan natin ang mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan, napakalinaw na tayo ay nabubuhay na sa isang panahon kung kailan malapit na nating makita ang pagdating ni Kristo. Kaya, malapit na nating makita ang pagdating ni Kristo. Nakita natin sa Biblia ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Huwag tayong masyadong matakot. Pag-aralan pa natin ang Biblia. Manalangin na po tayo. Aming maawaing Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagpahintulot sa amin na malaman na ang mga salitang nakapropesiya ay malinaw nang natutupad sa harapan namin ngayon. Ituro niyo po sa amin kung anong uri ng tao dapat maging kami sa mga huling araw na ito. At sa araw-araw ay baguhin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita. Kung mayroon man sa amin na hindi pa tunay na ligtas, tulungan niyo po sila na makaunawa sa biyaya ng Diyos at maligtas. Gabayan niyo po kaming lahat upang tumayo kami na hindi kahiyahiya sa harapan ng Panginoon. Maraming puwersa ang kumikilos laban sa amin. Kung paanong may mga puwersa na sumasalungat sa Israel na napiling bayan ng Diyos, maraming puwersa din ang sumasalungat sa mga ligtas na Kristiyano at sa Iglesia. Panginoon, naniniwala kami na kasama namin kayo, Ikaw ang siya nag-iingat at tumutulong sa amin. Tulungan niyo po kami na hanggang sa huling sandali ay umasa lamang kami sa inyo. Sumunod sa salita at mamuhay sa inyong patnubay. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.